Kamusta mga Lodi, ball is live. Clarkson no look 3 ala Steph Curry. Rookie ng Jazz nagpasiklab. Bago po natin pag-usapan yan mga Lodi, ay huwag kalimutan ilike ang ating video, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell button para updated po kayo sa mga kaganapan sa basketball world. Napalaban na naman po ang kababayan natin na si Jordan Clarkson at ang Utah Jazz versus sa defending champion na Milwaukee Bucks. Ito po mga Lods ang huling preseason game ng Utah, habang may isang game pa versus Dallas Mavericks ang Bucks. Bago ang laban na ito mga Lods ay pareho may 1 win and 2 losses record ang Jazz at Bucks dito sa preseason. Sa first quarter mga Lods, mainit agad ang kamay ni Mitchell at Conley. Si Conley 3-3 agad ng pinakawalan dito. Si Mitchell naman ay gumawa agad ng 12 points. Palakpakan naman ng crowd ng tumira ng jump shot si Rudy Gobert. Mukhang ito talaga ang kailangan niya para kahit papano ay hindi lang siya puro dunk. Si Jordan Clarkson naman nagpakawala agad ng 2 three-pointer at kumuha pa ng 4 na rebound. Natapos ang first quarter, lamang ng 5 ang Jazz. Sa second quarter gumanda ang laro ng Bucks. Pinangunahan niya ng kanilang 2 superstar na si Middleton with 8 points at sinundan niya ni Giannis na may 7 points. Nakatulong din coming off the bench si George Hill na gumawa ng 5 points. Pero si Bogilicious Bogdanovic hindi nagpaiwan at gumawa ng 14 points. Siya nga lang mga Lods ang naka-double digit dito para sa Jazz. Si Clarkson walang nagawang field goal at sa free throw line niya lang nakuha ang kanyang 4 points. Natapos ang first half, 63-61 in favor of Utah. Sa third quarter mga Lodi, puro bench players na ang pinaglaro ni Coach Quinn Snyder. Si Clarkson at Whiteside na lang ang pinasok dito. Pero ang Milwaukee Bucks pinaglaro pa din si Giannis. Si JC naman saglit lang naglaro dito pero nakagawa pa ng 8 points. At yung rookie nila na si Jared Butler mga Lods, may galaw at matapang. Gumawa ito ng 7 points at tinirahan sa mukha ng 3 si Giannis. Natapos ang third quarter, 95-93, lamang pa din ang Jazz. Sa fourth quarter, akala ko mananalo pa ang Milwaukee Bucks, ngunit naka 18-6 run ang Utah para siguraduhin ang panalo sa kanilang huling preseason game. Ang final score ay 124-120, panalo ang Utah. Leading scorer si Jordan Clarkson with 18 points, sinundan ng kanilang rookie na si Jared Butler with 16 points. Kayo mga Lodi, kayang-kaya ba mag number 1 ulit sa standings ngayong regular season ng Utah Jazz? I-commento nyo na yun sa baba mga Lodi at babasahin natin lahat yan. Maraming salamat at see you on my next basketball update.